Andito tayo ngayon sa bayan kung saan kilala sila bilang wood carving capital ng Laguna, ang bayan ng Paite, para sa isa na naman bagong episode ng Leader Cake. Ako si Janine. At ako si Dara. At ito ang Leader Cake. Leader Cake! Leader Cake. Leader Cake. Leader Cake. Leader Cake sa DZLB. Dara, noong nakaraang episode nga ay tinalakay natin ang ilang mga paraan kung paano nga ba magagamit ng mga kabataan ang sining upang makibahagi sa kanilang komunidad. Nalaman natin kung paano hinuhubog ng mga gawaing may kinalaman sa komunidad at sining ang mga kabataan na papaunlad ang kanilang mga sarili at makatulong sa kanilang pamayanan. At ngayong episode ng Leader Cake, ating pag-uusapan ang topic na Strengthening Youth Involvement in After-School Employment Initiatives. Kilala bilang wood capital ng bansa ang Paite, Laguna, kung saan isa ang paglililok sa mga gawaing kinabubuhay ng mga residente. Ngunit dahil sa pandemya, apektado ang mga pangkabuhayan at trabaho, hindi lang sa industriyang ito, kundi maging sa iba pang bahagi ng bansa. At ngayon, paunti-unti nang bumabalik sa normal ang ating mga pang-araw-araw na gawain at marami sa atin ang mga naghahanap ng paraan upang kumita at sa social media pa lamang ay kitang-kita na hindi nagpapahuli ang mga kabataan sa mga ganitong gawain para matustusan ang kanilang gastusin sa pag-aaral o di kaya ay matugunan ang kanilang pangangailangan sa kabila ng nagtataasang presyo ng mga binihin at iba pang mga gastusin. Speaking of kita, no, Ate Janine, samahan nyo kaming kilalanin sa episode na ito ang mga inisyatibong may kinalaman sa after-school employment dito sa Paite. Alamin natin kung paano nga ba nakakatulong ang mga ganitong klaseng programa sa mga kabataan at kanilang komunidad sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin dulot ng inflasyon. At syempre, Ate Dara, pag-uusapan natin kung paano nga ba hinuhubog ng mga ganitong uri ng after-school employment programs ang mga kabataan sa pagtahak ng kanilang mga future career interests. Kaya naman, inaanyayahan namin ang ating audience na i-share ang ating live stream ngayong araw at gamitin ang hashtag #LeaderCake. At syempre, huwag nyo rin kalimutang i-follow ang aming social media accounts, ang DZLB Online, LeaderCake, and Youth Development Affairs Office of Laguna. At syempre, ngayon pakinggan muna natin ang mga balitang pangkabataan dito sa K-Balitaan. K-Balitaan. Sa paggunita na selebrasyon ng buwan ng museums and galleries noong Oktubre, matutunghay ng isang photography exhibition na pinamagatang Balintataw sa Totomas in Focus na isang non-profit event ukol sa kagandahan ng kultura, kasaysayan at mga tao ng bayan ng Santo Tomas sa pamamagitan ng paggamit ng larawan. Ang photography exhibition ay nagsimula noong October 27, 2022 at magtatapos naman noong November 10, 2022 sa ATC Courtyard, Santo Tomas City, Batangas. Bagaman natapos na ang nasabing photography exhibition, ay pagpapatuloy naman ito sa Annex Building ng Munisipyo ng Santo Tomas. Nagtulong-tulong ang iba't ibang grupo at organisasyon ng mga kabataan gaya ng Angat Kabataan Santo Tomas, The Searcher at Dibuho Art Society para sa nasabing photo exhibit. Sinuportahan din ito ng Museo ni Malbar, ng Pamahalaan ng Lungsod ng Santo Tomas at ng National Historic Commission of the Philippines na pinangunahan ni Ms. Gina C. Batuhan. Sa unang araw ng exhibit ay nagbigay ng pambungad na pananalita si Ms. Batuhan upang talakayin ang pinakalayo ng nasabing event. Ito ay naglalayong palaganapin ang kultura at kasaysayan ng lungsod ng Santo Tomas sa pamamagitan ng mga larawan na kuha mismo ng mga lokal na mamamayan na ang karamihan ay mga kabataan. Bukod sa layon, nabanggit din ang makasaysayang nakaraan ng lungsod ng Santo Tomas, kaya dagdag pa niya. Hindi po limit sa kaalaman ng lahat na ang lungsod na ito ay makasaysayan sapagkat dito ipinanganak at lumaki ang isa sa ating mga dinadakilang bayani at magiting na si General Miguel Malvar. Sa dulo ng kanyang pambungad na pananalita, narito ang kanyang huling mga paalala. Nawa ay patuloy po natin suportahan ang proyekto ng museo at pagtulungan po natin pangalagaan ang ating kasaysayan at kultura at
puso ang mensaheng sumisip para tingnan nating paraan. Ika nga ay sa murang edad nating mga kabataan, maganda ng mulat at may alam tayo sa kultura at kasaysayan ng ating bayang Sinta. Mula rito sa Santo Tomas, Batangas, ako si Mark Joel Bathan ng UP Comprensok, ang inyong kabataang patrol. Nagsimula lamang bilang isang clean-up drive sa Ilocos Sur, ngayon ay sinangganap na organisasyong nagsusulong para sa kamalayan at pangangalaga ng ating mga karagatan. Ang youth-led organization na Project Blue Ilocos ay nagsimula lamang daw bilang isang inisyatiba para linisin ang dalampasigan ng Kabugaw, Ilocos Sur. Misyon ng organisasyon na mapreserba ang mga karagatan sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng mga sustainable solutions at mga educational na kumpanya tungkol sa pangangalaga ng karagatan at ng likas na yaman nito. Sa katunayan, kilala ang Project Blue Ilocos sa proyekto nitong Plastic Bottle Boat kung saan ginagawang mga bangka ang mga bote na gawa sa plastic na kadalas ay itinatapon na lamang. Kasalukuyang pinapakinabangan ang proyekto ng mga komunidad malapit sa dagat at ng mga mangingisda. Bukod pa rito, bisyon din ng Project Blue Ilocos sa makapanghikayat na magsilbing inspirasyon lalo sa mga kabataan sa panawagan sa pangangalaga ng ating yamang tubig. So, sa usaping pagpapahalaga ng ating mga karagatan, isa lamang patunay ang Project Blue Ilocos na may magagawa ka, kabataan. Mula rito sa Las Baños, Laguna, ako si Ace Boyrenta ng UP Corporate Soc, ang inyong kabataang patron. At atin pong narinig ang ating mga balita na na-feature sa K-Balitaan. Ito naman at ating pag-usapan. Ano ba ang lesson for the day? Kasama si Ate Pinky at si Kuya Chico. We are back dito sa ating programang Leader Kake at Ninang Pinky. This is a different experience again kasi balik din tayo sa live, di ba? Nasa labas po kami ngayon sa bayan po ng Curving Capital of Laguna, Paipe. Oo nga, nasa harap kami mismo ng kanilang munisipyo, tama ba? At nandito kami sa stage, yung Tanghalang Leandro Balquedra. Tanghalang Leandro Balquedra. Ano bang mga patrivia mo tungkol dito sa Paite, Ninang Pinky? Well, yan, the Curving Capital of of Laguna. Hindi lang namin ma-claim yung Philippines, ano? Pero karamihan pero parang po, dito naman din talaga. Pero karamihan po talaga ng mga world-class na wood curvers ay naandito po sa bayan ng Paite. Yes. Ako, ang trivia ko ay meron yatang limang kapatid dito ang biyanan ko. Dito sa Paite. Taga-Paite talaga sila. Yes, oo nga. Pero nakakatuwa kasi kanina magkasabay kami ni Ninang Pinky magbiyahe at syempre dumaan din kami dyan sa Kalayaan. Nagkape kami doon sa isang guest natin before, no, from Mooney Coffee. Tapos nakita namin yung ganda ng Laguna at sabi mo nga talagang you will fall in love. Yes. With Laguna. You will love Laguna. Yes. Okay. Sige, ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin sa ating lesson for the day, ang 5 reasons young leaders will change the world and the workplace. Yan po ay isinulat ni Kate Harrison Forbes, di ba? Yes. Kung last time we talked about arts, well, ito arts to, di ba? Ngayon naman, sa area ng kung saan maraming artworks. Correct. Ngayon naman, pag-uusapan natin sa module na ito, yun ngang limang dahilan kung bakit nga ba ang mga kabataan, ang mga leader kabataan ay babaguhin ang mundo at ang kanilang lugar na pinagtatrabahuhan. So ito po again ay isinulat ni Kate Harrison. Ninang Pinky, what's the first reason? Yung una, they have a desire and willingness to be uncomfortable. So sa akda ni Harrison, nabanggit ang isang kilalang civil servant at entrepreneur na si Desiree Peterkin Bell, ano, kung saan sinabi ni Bell na malaki ang potensyal ng mga kabataang leader na mag-umpisa ng pagbabago sa kanilang workplaces. Mm-hmm. So una, sa kanyang, ang kanyang sinabi, dahilan daw ito ay ang pagkakaroon ng mga kabataan ng desire and willingness na maging hindi komportable sa kanilang kinakalagyan. Oo, so, kasi parang yung mga kabataan ni ng Pinky, yung gusto nila ng challenge. Yes.
'di ba? Madami sa kanila risk takers pa rin, no? Parang mas natutuwa sila kapag napupush yung kanilang limits, 'di ba? O kaya nga si Ennard, ipupush natin 'yan sa limits, 'di ba? Kasi feeling natin malaki yung potential niya ni Ennard, 'di ba? Okay, ito pa, dagdag ni Belle. The only way to be impactful is to be uncomfortable. Nakatutulong sa mga kabataan ang paglabas sa kanilang comfort zones at maging critical sa kanilang paligid. Dahil dito, nagiging confident ang ating mga leader kabataan na magsalita o magpahayag ng kanilang sarili, lalo na sa loob ng kanilang workplace. No, yung mga bagong graduates natin na bago pa lang sa trabaho, they are able to express themselves. Right? Next reason, they see intersectionality as a key to change. Ninang Pinky, nakikita rin daw ng mga kabataang leader ang intersectionality, no, bilang susi sa pagbabago. Tayo po, bilang magkakaiba ang pinagmulan, kasarian, relihiyon o paniniwala, kultura at wika, ay mayroong magkakaibang karanasan na isinaalang or isinasaalang-alang ng mga leader kabataan upang tumugon sa isyu ng hindi pagkakapantay-pantay, opresyon at pagiging marginalized ng ilang mga pamayanan o grupo. Ayon po kay Belle, maliwanag ang ating kinabukasan dahil ang mga leader kabataan ay naniniwala sa pagkilala ng intersectionality sa ating lipunan. Yes, okay. Ang susunod po, they know the difference between being an ally and an accomplice. Mm-hmm. So, binanggit naman sa akdadi ni Harrison, ang konsepto ng pagiging isang ally at accomplice. So magkaiba raw ang dalawang ito, no? Dahil ang ally ay maaaring naniniwala sa pagpapakita ng suporta sa isang inisyatibo gamit ang social media o pagdalo sa mga marcha o pag-organisa. Sa kabilang banda naman, ang accomplice ay ang nakikidalo, no, sa mga usapin kasama ang mga change makers. So pinapahalagahan ng mga accomplice ang involvement ng mga apektadong grupo o sektor na hindi makabahagi sa kanilang saloobihin. So maapektuhan man ang kanilang pribilehiyo kapalit ang pagkilala ng boses ng mga apektadong sektor. In other words, yes, parang ano, no, they take to heart kung ano man yung pangangailangan ng sektor kahit, na may sakripisyo sila magagawa. So gamit ang mga concepting ito, so may potential daw mga kabataan na magdulot talaga ng pagbabago, no, sa kanilang mga workplace. So ganun din ang pag-impluwensya sa kanilang mga katrabaho. That's right. So ally and accomplice. Okay, next naman. They recognize the daily opportunity to make change. Dahil nasa usaping pagbabago tayo, binanggit din ni Belle, no, na kinikilala raw ng mga leader kabataan ang mga opportunity kung saan pwedeng mag-initiate ng pagbabago, yung mga pwede nating baguhin, no, yung mga nakasanayan natin na pwede nating baguhin. Totoo naman, no, na change cannot happen overnight. Pero para sa mga kabataan, ang pagkakataong makapagsalita, makapagpahayag ay isang paraan na umpisahan ito. Okay. At ang huli, they own their title as the future. Yes. So kasama rin sa dahilang nabanggit ni Harris ay ang pag-aangkin ng mga kabataan sa kanilang titulo bilang kinabukasan. Kaya nga sinasabi ng kabataan, ang pag-asa ng bayan. Okay, so makikita natin yan sa kanilang pakikibahagi sa eleksyon at iba pang mga gawaing nakakatulong sa ating komunidad na aktibo din silang kumikilos at ginagamit ang kanilang boses sa kabila ng hamon ng pandemya at iba pang suliranin ng lipunan. Tama yan. Ako, ang dami-dami nating natututunan sa mga kabataan na nakakasama natin, no, throughout the years, no? Not only in producing the program ng Leader Kake, pero ikaw, Ninang Pinky, parang as head of YDA, lubog ka sa mga kabataan na to. Yes, diba? Oo, being a public servant na rin, government employee at the same time, youth worker, no? I yes. consider myself a youth worker. Yung ilang generations na rin ng kabataan nakita natin. At ngayon po, mas nagiging, paano ito, bumibilib pa lalo ko sa mga kabataan doon sa kaya nilang gawin. Ano? At totoo yan, they are the really change agents ng lipunan. Totoo. And also, dahil iba na yung milyo nila, no, yung panahon nila, marami silang bagong ideya na nakakamangha. At the same time, nakakatulong na makapag-realize sa'yo na, okay, pwede pala yun. Okay, maganda nga yan, di ba? Oo, alam mo, pati kung ano yung nasa isip nila, ginagawa nila eh. Yes, parang ganun. So parang,
wala nang imposible sa mga kabataan. At nakita namin lahat ito noong panahon ng pandemya. Ano? Yes. Kaya pag sinabi nila na hindi pwedeng lumabas, lumalabas ang kabataan kasi hinahanap nila yung experience diba? At the same time sa pagtulong sa kapwa. Totoo yan. At saka, ako, natutuwa akong katrabaho yung mga kabataan kasi it makes you feel younger, di ba? Oh, Diyos ko, ako nga feeling ko 17 pa rin ako hanggang ngayon, hindi ba? Oh, wag ka na mag-react dyan, NR, di ba? But yeah, it's so nice to be working with young people, di ba? Si Chad, katrabaho natin yan, young. Bata pa. Ngayon, mama na si Chad. Pero hindi, yung mga ano natin, no? Yung mga kasama natin sa Leader Kake, yung mga UP Comrade SOC members, yung mga DEFCON 126 na kasalukuyang gumagawa ng documentary about YDA, I'm excited to what they are going to bring, no? To us pagdating sa mga kwento ng mga kabataan. Okay, kaya naman po sa ating mga kabataang viewers, huwag kayong mahihiyang lumabas sa inyong mga comfort zones at magsalita, hindi lang para sa sariling kapakanan ninyo, kundi pati na rin sa inyong mga komunidad. Sa loob man o labas ng paaralan o yung mga after school employment programs, hindi ba? So kumbaga ay just go out, explore and enjoy the world. Okay. So, dito po kami ha, sa Paite, at yan po ang ating lesson for this episode. Episode 163. Grabe, ang tagal na. O siya, balikan po natin sina Janine at si Dara para sa ating programang Leader Kake. Tara! Sakay na sa makabuluhang usapan, kikwentuhan! Para sa episode natin ngayon, makakasama natin ang peso manager ng Paite na si Mr. Richard Cagayan, at syempre kasama rin niya ang isa sa kanilang ESPES beneficiary na si Ate Cheska Natividad. Magandang araw po, Sir Richard and Ate Cheska. So, ayan. So, hello po, no, at welcome po dito sa Leader Kake. So, dahil pinag-uusapan po natin ito, no, una ko po sigurong itatanong at curious ako, no, ilang taon na po simula nung naitayo ang SPES? At ano po ba ang layunin nito? Well, actually, ang SPES, kung titingnan natin, it's a Republic Act 7323, also known as the Public Employment Special Program for Students. Actually, it was started in 1992, but it's implemented in 1993. So since then, tumalima naman yung aming LGU sa pagtanggap at sa pagyakap, pagbibigay ng opportunity sa mga estudyante ang karapat-dapat. No? So, ito ay mga nabibilang sa mga less privileged families, and yet they are qualified kasi they're doing good in schools. No? So may qualifications kami hindi when it comes sa pag-application ng SPES. Yung grades po ba ay qualification din po, or kailangan po ba mataas yung grades ng mga kabataan? As much as possible, meron kami isinaset na requirements na grade. Kasi para to justify, no, na karapat-dapat silang tulungan. No, so mostly naman ng mga beneficiaries ng SPES, they're very smart at saka they're willing to learn. Yun ang maganda doon. Yun nga po, sa ano din eh, sa amin po sa Kapitolyo, meron, tumatanggap din po kami ng SPES, di ba po, and may mga ina-assign po yan, tama po, sa iba't yes. ibang offices. Kayo po ba sa iba't ibang offices lang po ba dito na-assign ang mga bata? Yes, actually yung SPES na since nag-start ito, no, so may mga offices na tumatanggap ng mga SPES students, no? But syempre, it's a 20 days lang. So yung iba medyo limited. For example, accounting department, hindi sila tumatanggap, no? But for sa mga social services, tourism, tumatanggap sila ng mga SPES kasi dun kailangan yung legwork, no? So nagagamit namin at natutuluan namin yung mga estudyante. Sir, di ba po dati, parang pag summer lang, usually tumatanggap ng SPES. Ngayon po ba ganun pa rin po? Eh actually, yun ang maganda doon. No? So yung mga estudyante, during buwan na nag-aaral sila, talagang focus sila sa pag-aaral. No? But during summer, so nag-o-offer din kami ng SPES and even the Christmas break. No? Kaya lang syempre, meron tayong days na inaalat for SPES. Kapag hindi nila natapos yung kanilang 20 days, so may extension, pero may limit din. Kasi up to 56 days lang sila pwede ng trabaho. Yung pwede po bang sumali dito, may limit lang? May limit lang. Kung bagay yung number ng mga pwedeng sumali sa program na SPES? Ang SPES access actually na beneficiaries ay nagagaling sa provincial. No? So, binababalang nila sa amin. Kung ilan yung slot na may bibigay sa municipio, yun lang yung
discreet. So bali, ang proseso po nito, ang mga estudyante po ay mag-a-apply sa provincial peso po, tama po? Actually, may initial list na kasi eh. So ang goal kasi ng SPES, for those who are na nakasali sa first year, hanggang makagraduate sila. Ah, tuloy-tuloy na yes, po ito. Yes, continuous kasi siya. So like, Cheska, she started 2017. Tuloy-tuloy na po ito. Tuloy-tuloy na siya hanggang makagraduate siya. And now she's part of the other program of So, bali ko, sino lang po yung kasali? Sila lang po yung, iintayin lang po na makatapos yes. bago po mag-open ang bagong yes. slot. Ah, okay. Ganun pala. Dara, ikaw ba may question pa? Siguro po sa experience naman po ni Ate Cheska, no? So, dun po sa simula noong 2017 po ako, kung hindi po ako nagkakamali, dun po kayo naging beneficiary ng SPES. Ano po masasabi ninyo dun sa naging experience ninyo regarding po sa pagiging parte po nitong programang ito? Sa totoo lang po, nabuksan po yung isip ko sa mga trabaho po ng government employees. Kasi actually, hindi po talaga ako familiar kasi syempre, napunta lang po ako minsan, may inaasikasa, ganun. So, nung nag-spes po ako, nabuksan po yung kaalaman ko na bilang government employee, hindi ka nagtatrabaho para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. Siyempre, public service yes, eh. Gusto ko lang din malaman ng Ate Cheska, kung saang offices ka ba na-assign during your time na naging parte ka ng SPES, beneficiary no? ka beneficiary no, first year ko po na nag-SPES ako, na-assign po ako sa field, nag-survey po kami, ganun-ganun. Tapos po, ng second year, third year, up to fourth year po, na-assign na po ako sa peso kasi po, parang yung batch po na lang namin yung natira and trainin po kami para po sa peso and mag-handle po ng papers po ng mga papasok pong bagong SPES. So para sa iyo ba ano yung memorable experience mo during those times no those years? Memorable year po ganun. Mm-hmm. So for me noong 2000 18 po. Kasi yun po yung super dami po talaga namin dun. Kasi wala po, nung time na po yun, nagkaroon po ng 10 days, nagkaroon po ng 20 days, na dumami po yung slot po ng SPES that time. So super dami po namin. And ang saya po nun kasi sa isang office po, hindi lang po tatlo yung naka-assign. Dumami po talaga siya. And nagkaroon po kami ng new set of friends. Ganun po. Kayo ba, sir, makakapag-share ba kayo ng experiences nyo with mga beneficiaries natin ng SPES? Well, actually, to start with, I am also a beneficiary of wow. SPES. Yeah, way back when I was in high school. So, kasali din ako, no? So, alam ko at saka saksi ako kung paano yung nagiging proseso. Like what Cheska mentioned, yung understanding na nagsaserve ka hindi lang sa sarili mo. Kasi para sa tao, no? So, nung nag-SPES ako na opisina ako ng MSWD. It so happened na for now, ako yung tumatayong head yes. ng MSWD peso as well. So yun ang maganda kasi for example, like an umbrella. So kita mo yung lahat ng sector na nangangailangan ng tulong. So it's not just about the econ sa SPES, like what I mentioned kanina. When we're talking about kabataan kasi we also have municipality, children's association, wherein every barangay meron din. So as early as 9 to 15 to 18 hanggang 17, yeah, tinuturuan na namin sila kung paano maging responsible leader. No? So we conduct seminars at saka training sa mga batang yon. Sa mga SPED naman, so we also have also livelihood para sa kanila. So like yung recently we have this candle making and mga boxes na ginagawa ng ating mga SPED na nade-develop pa rin yung mga skills ng ating mga kababayan. So, when you're talking about kabataan, hindi lang siya ikot sa SPES, ano? So, maraming kabataan, especially dito sa bayan namin, maraming talentado kabataan na sa murang edad is nakikita natin yung mga potential nila. So, maganda doon is now, tinututukan ng LGU namin yung kakayanan ng mga kabataan ito. So, sinusuportahan namin hanggang makahaya at saka nililinang pa namin para hindi mawala. Patuloy lang. Para sa mga kabataan natin. Siyempre, napakahalaga ng sining at kultura na meron ng Paite. Kasi di ba ang Paite po ay kilala bilang carving capital, di ba? Yes po. So siguro po, ang ganda po nung pag-elaborate natin na hindi lang po tayo kulong sa isa lang pong definition na sa isang programa lang po, no? So dahil napag-usapan na din naman po natin yung mga programang ito, no? At nakakatuwa din po na hindi nga lang po tayo limitado sa kabataan lamang.
Sa mga programang din po bang ito, ano po yung tingin ninyo ay pinaka-epektibo at yung naging pinaka-matagumpay po para sa inyo? Ang maganda doon, regarding sa SPES tayo, so opo, sa mga graduate natin na SPES, we have this other program ng DOLE, which is the GIP Pro, yung GIP stands for Government Internship Program. Mm-hmm. Si Cheska actually is bagong GIP. Okay. So from, we provide temporary employment para sa mga fresh grad student na gustong magtrabaho sa government. No? Mm-hmm. So they have actually 6 months, or 5 months actually. Mm-hmm. 5 months na magtatrabaho sa NGO. At ang maganda kasi doon, dito sa amin, since we have 7 GIP na beneficiaries, for January, ay inire-recommend namin sila na makasama sa empleyado na ng business. So kung mag-open ulit yung GIP, another set ng beneficiaries na magpatutulungan natin. Paano po ba yung nagiging proseso o yung pagpili nyo po para sa mga magiging parte po nitong GIP na sinasabi niyo? Well, actually, we evaluate yung performance nila during as best, no? Yung submission ng mga reports and business recommendation. Ah, okay po. Ikaw, Cheska, saan office ka naka-assign ngayon na parte ka ng GIP? Sa MSWD office po. Yung office na kapit ni Sir Richard. Hindi na pala sila naghiwalay. Oo. So, kamusta naman po yung experience ninyo na kayo po, magkasama po kayong naging parte ng SPES program na kayo naman po yung nakatayo ngayon na nagpa-facilitate nito, naglilingkod nito? Hindi naman po ako nahihirapan sa transition po ng trabahong ginagawa ko kasi yun na din po yung ginagawa ko noon during SPES and up to now po. Additional challenge sa kanya. Kasi yung unang task niya is during this calamity typhoon pa eh. So napasabak agad si Cheska and distributing relief goods, you know, interviewing those mga evacuees natin na inaalagaan. So doon nakita namin yung dedication ng bata na gusto talaga niya matuto. And na-appreciate naman namin yun and it's naka-well documented yung mga ganyan sa amin. Kasi after 6 months ng performance nila, meron kaming evaluation. Isasabit sa HR namin, in-even, hingin namin ang recommendation ng municipal mayor. Ako, I'm pretty sure, no, di ba po ang tagal na naglilingkod ni Cheska from SPES, ngayon na parte na siya ng GIP. Ngayon ba nagkakaroon ka na ng interest na pumasok sa government or public service? Sa totoo lang po ate, kaya po talaga ako nag-SPES kasi goal ko din po talaga gusto sa government. Talaga, oo. Oo. Gusto ko din po talaga, kaya I'm planning to take po civil service, ganyan po. Para magtuloy-tuloy na, po. No? Sir, siguro tanong ko din, no, meron ba kayong mga programa na hindi lang naka-angkla sa SPES or related naman sa livelihood? Yeah, oo. Marami kaming programa na livelihood, especially now. Ang very active yung namin, committee head namin na konsehal, which is Councilor Ana Patricia Adal, na we have this communication sa Peso, sa Laguna. Recently, nagkaroon kami ng massage therapist training for 25 beneficiaries sa mga kababayan namin na gusto matuto magmasahe. And may naka-line up kami ngayon sa nail technician training naman. It's actually about 10-day program na inaasikaso namin ngayon. So, when it comes sa improvement ng quality of life ng tao, especially elevating yung unemployment ng Paite, talagang tinututukan naman ng Peso at saka ng counselor na responsable doon sa programa. Sir, nabanggit nyo din kanina sa kwentuhan natin na meron kayo, di bang, programa para sa mga SPED. Yeah. Ano po, paki-explain naman po itong programa. Yung mga, actually, maganda doon, no? So, nung simula nung July na naupo tayo dito, binabaan natin na lahat ng sector sa under the MSW. So, doon nakita namin na one part of the PWD the SPED, yung mga naka-enroll. Actually, we provided educational assistance para sa kanila, sa mga naka-enroll. At saka livelihood na dire-diretso ang binibigay sa kanila. And one more thing is sa mga lahat ng kabataan under sa sector ng MSWD, nakatagat ng educational assistance. No? So, from sa mga anak ng solo parent to the PWDs, and even yung mga MCA natin, Municipal Children Association, nakatanggap sila ng assistance mula sa NGO natin. So talagang yung trabaho ni Sir bilang head ng MSWD at pagiging Peso manager, talagang connected talaga na makatulong talaga sa maraming tao dito sa bayan ng Paite. Sir, gusto ko lang malaman kung ilan na ba yung beneficiary or yung mga membro ng ating SPES? Yung recently na natapos natin, we have 184 local SPES and we have 50 for provincial. So, yun. So, today, they scheduled payout na.
Ay, oo nga pala. Ngayong Saturday. Kaya pala, kinontak po kasi din namin ang aming peso. Sabi nga po, ay payout daw pala. Kaya talagang masaya ang mga bata. Prior to day, marami nang dumaan ng mga nagpa-perma ng mga requirements nila kung kuha ng payout nila. So, I'm happy kasi masaya sila. Some of them are actually working na. Opo. Kaya, yeah, maganda kasi isa rin yun sa magandang testimony na talaga nakatulong. Nakatulong talaga. Lalo na sa pag-aaral, no, sir? Exactly. Sir, alam mo, ano, curious din ako, may idea po ba kayo kung ilan lang yung mga naging beneficiary o ilan yung nagsimulang maging parte ng SPES dito sa bayan ng Paite? Yung unang-una talaga, I don't have idea. Mm-hmm. No? Pero nung time namin, nasa 50 lang kami. Pero ngayon po ba, ano yung target number nyo? Well, meron naman kaming active database regarding sa mga SPES applicants at saka sa existing. Ano. So, depende kung ilan yung kailangan we can provide. Kasi active naman yung peso office natin when it comes sa screening at saka assessment ng mga estudyante gusto mag-apply sa SPES. Hi, Lara. Sige po. So, gusto ko lang din pong i-compliment no, na base din po sa pagkwento ninyo bilang naging bahagi ng programa. Mm-hmm. Napaka-accommodating ninyo dahil na-explain nyo rin na from 50, no? 100 plus na po tayo ngayon. Pero syempre po, bago po natin i-flesh out pa at mas pag-usapan ang ating topic for today, taka na muna sa ating susunod na segment na Kaya Mo Kay. Ipamalas ang talas ng iyong isipan. Ready ka na? Kaya Mo Kay! At para naman sa ating Kaya Mo Kay question for this episode, question number 1, magbigay ng isa sa limang mga dahilan ni Desiree Peterkin Bell kung bakit niya nasabing kaya ng mga kabataang leader na magdulot ng pagbabago sa mundo maging sa kanilang mga workplace. Question number 2, sino ang nakasama natin sa K-Kwentuhan ngayong episode? Make sure to like the Radio DZLB Facebook page and comment your answer to the live video and use the hashtags #KayaMoKay and #LeaderKakay. Teka lang! Mag-isip muna, saka makialam. Ikaw ha, puro Facebook ka na lang. Kanina nga nakita ko, nag-comment ka pa dun sa bagong post ni Sir. Di ba friends kayo sa social media? Pero nako, teka lang. Narinig mo na ba ang bagong DepEd Order number 49? Bawal na daw kasi makipag-friend sa social media sila Ma'am at Sir sa kanilang mga estudyante. Alamin nga natin kung ano pa bang meron sa bagong DepEd Order na ito. Ang DepEd Order number 49 ay ang panibagong utos na ibinaba ng Department of Education sa mga guro upang itaguyod ang profesionalismo. Nilalaman nito ang mga pulisiya na dapat sundin ng mga guro kabilang sa pagiging malaya sa pakikisangkot sa mga political na partido at mga gawain. Binigyang diin din sa mandato ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na dapat ay isinasabuhay ng mga guro. At heto na nga ang naging mainit na usapin. Nakasaad din kasi sa bagong mandato na ito na bawal nang kausapin ng mga guro ang kanilang mga estudyante sa labas ng eskwelahan o kahit i-follow sa social media, liban na lamang kung ito ay kanilang mga kamag-anak. Pero teka lang, ano kayang say ni na Mama at Sir dito? Dahil sa pagpapatupad ng mga bagong utos na ito, ilang mga teachers groups ang bumuelta dahil umano sa banta nito sa kalayaan sa pagpapahayag at pagsasalita ng mga guro. Ayon sa ACT Teachers Party List, kasama sa mga epekto ng bagong utos na ito ang pagpapatahimik sa mga guro na siyang makaka-epekto raw sa karapatan nilang magpahiwatig ng saloobin at mag-organisa. Mas mainam daw na tugunan na lang ng DepEd ang problema sa mga kakulangan sa sektor ng edukasyon at tugunan ang ligtas na full implementation ng face-to-face classes. Heto pa ang chika. For the explain naman ang DepEd hinggil dito. Ayon sa spokesperson ng DepEd na si Attorney Michael Poa, ang bagong mandatong ito ay isa lamang paalaala sa mga bagay na dapat sundin ng mga guro at hindi ang pagpapatahimik at paglimita sa kanila. Ayon din kay DepEd Secretary Sara Duterte, tinitiyak lang ng kautosan na ito ang pagiging profesional ng mga guro sa kanilang mga tungkulin. Nako, hanggang ngayon ay mainit-init pa rin ang diskusyon tungkol dito. Pero ano ba sa tingin nyo? Marapat nga ba ang pagpapatupad ng DepEd Order number 49 na ito? For the unfollow na nga ba kay Lumam at Sir sa social media?
iiwan ko na lang sa inyo ang mga tanong na iyan. Basta, huwag niyong kakalimutan, mag-isip muna bago makialam. Hanggang sa susunod na tsikahan, paalam! At nagbabalik na tayo sa ating kikwentuhan kasama pa rin ang ating mga guests, si Sir Richard at si Ate Cheska. So, Ate Cheska, itong question na to ay para sa'yo. No, bilang isang kabataan, sa tingin mo, gaano ba kaimportante ang mga programang pangkabuhayan o yung pagkakaroon ng hanap buhay, katulad itong SPES? So, sa akin, sobrang importante ng SPES, lalo sa mga estudyanteng gustong magkaroon ng summer job na makakatulong sa pag-aaral nila. No? Kasi, ano, sa akin, kapag ano, pagsweldohan ko ng SPES, iniipon ko kasi talaga to kasi, ano ko, parang na, gusto ko lagi talaga makakatulong sa mami ko. Eh. Gusto ko na lahat ng sweldo ko sa SPES, iniipon ko para sa next year na tuition ko, ganun. So, dagdag ka lang din na yung SPES, nakatulong din yan talaga sa akin, sa sarili ko kasi parang feeling ko, ano, nag-grow talaga ako sa SPES. Ano, dun ko natutunan talaga lahat sa SPES. Tapos, dagdag ka lang din na isang malaking pribilehiyo din na maging parte ng SPES kasi nga kagaya na, naging stepping stone ko yung SPES para makasali ako sa government internship ng DOL. Saka parang, di ba, ano, magiging financially independent ka kasi isipin mo, nakakatulong siya sa pagtustos ng iyong pag-aaral. So, parang ikaw na din halos gumagastos ng tuition mo, parang ganun ba? Opo, hindi naman po actually na ako yung gumagastos, pero tumutulong ka. Ikaw ba, Dara? May questions ka pa? Siguro po, no, para sa akin naman po, gusto ko din pong malaman na bilang mag-aaral din po, tulad ninyo, mayroon din naman po kong mga scholarship grants na kahit pa paano nakakatulong din po sa akin at sa aming pamilya. Pero siguro po, bukod po dun sa ideya na mayroon tayong summer job at financial na tulong na natatanggap, ano po ba yung inisyatibo kagaya ng recreational activities na nilalaan para sa mga kabataan kabilang sa SPES? Siguro tanong natin ko si Sir Richard. O, sige po. Okay. Well, actually, ang maganda dito, yung mga SPES kasi namin, hindi lang siya ikot sa apat na sulok ng opisina o sa feed na pinagtatrabuhan. We also provided team building sa kanila. So, in coordination sa lahat ng mga PESO managers sa Baybay, recently, we have this sports fest ng regional na actually yung mga 4B na Baybay. So, sama-sama po lahat. Yeah, so ang goal is magkaroon ng camaraderie among peers. No? So, nagkaroon ng pagkakakalandaan sa bayan-bayan. And maganda doon kasi recently, nagkaroon ng meeting yung mga GIP. Some of those, part ng SPES, part din ng GIP. So, doon nakikita mo yung continuation nung ano, nung programa, hindi lang siya napuputol basta pagkatapos ng SPES. So, we don't know. After GIP, maging regular empleyado siya ng municipio. It's a living testimony na kung talagang gusto mo siya, pwede mo siyang trabaho. Possible ba yun, sir? Na yeah, parang maa-absorb siya dahil syempre, kita well, din naman natin no, yung galing ni Ma'am yeah, Cheska. Oh, kung kaya nga meron kami performance evaluation at saka recommendation. Kasi instead na mag-hire ng bago na walang alam, idea about the job, meron kaming ito, siguro naman yung 5 months is enough to prove na kaya niya, competent siya bilang maging empleyado ng munisipyo. And ang maganda doon kasi prior sila mapuli as GIP, they're really qualified na. So it's a training ground na talaga para sa kanila sa real world. No? So graduate sila now, narito sila sa kumbaga on the job training on GIP. And then next year, we actually naman na-promise ko sa kanila. So sa lahat sa buong makakaya ko, kasi nakikita ko yung dedication ng trabaho nila, yun yung pwede kong maibigay sa kanila kapatid. No? So gusto ko rin kasi magkaroon ng, ano, ng maiwan sa mga remaining spares na hindi imposible. Kasi yung mga ate nila ito na. So yun yung maganda doon kasi dito we embrace everyone. We don't have yung political issues or something or any political issue. Wala siya. So dito at tinitingnan namin yung welfare ng kabataan. Yun yung pinupush namin. Yung sinasabi namin is kami
ay kaagapan nila sa pagtupad ng pangarap nila na magtrabaho sa gobyerno. Yeah, yun yung gusto kong laging ini-insist sa mga kabataan na every time na kinakausap yung mga special students. Very inspiring, no? Nakakita mo yung ano yung kagustuhan at pagmamahal ni Sir Richard sa mga yes, naging beneficiaries niyo ng SPES na talagang until yan kagaya ni Cheska na hanggang ngayon kasama, ninyo sa GIP at talagang balak niyo pang i-push through na makapasok siya at maging parte na talaga ng MSW. Niloloko ko katabi ko baka di pa makakamod pa sa'yo. Pero Ate Jenny, no, meron lang nabanggit si Sir Richard na na-curious ako and medyo na-touch naman ako kasi nabanggit nyo po na pinupush through nyo na ito ay training ground din para po sa kanila and mayroon tayong team building na para magkaroon sila ng camaraderie among peers. Paano po ba yung setup ng workplace ng ating mga SPES beneficiaries and siguro kahit po sa GIP, no? Since mas ina-expect po natin mas bata sila. Well, ano pong klase ng environment yung binibigay natin? Opo, yung pinapakaramdam po natin sa kanila. Sige, hindi na ako lalayo. Kay Cheska na kasi siya nasa opisina ko. So, nung pumasok si Cheska sa opisina, sinabi ko, hindi pa pwedeng na ginagawa. Because I have 16 staff at MSW. At lahat yun, may sarili-sariling program na hinahawakan. So, sakto naman, sabi ko, siguro nung bumagyo, itetest ko kung hanggang saan kaya ni Jessica gawin yung trabaho. So, nakikita ko yung potential when it comes to crisis management or disaster kay Jessica because she's very lenient sa documentation. This is very important kasi sinasabit natin sa provincial yung mga name ng evacuees, number. Actually, she's the one na gumawa ng listahan ng mga binigyan natin ng ayuda ng mga binaha na hindi nag-report sa evacuation center. So, total of 814 families yung na-identify namin at nabigyan namin ng food pack nito na nakaraan pa. So, doon nakita ko na talaga na may potential si Jessica when it comes sa knowing na siyempre bata siya, maliksik. Yung eagerness niya, talaga nakikita namin. So, yung mga ate naman niya sa opisina, it's parang hindi naman niya tinuturing na bago. Because meron ako tatlong GIP sa opisina. So, si Cheska yung pinakambago. At yun yung maganda sa opisina namin. So, walang, hindi ko pinaparoon sa kanila na boss ako. So, if hindi kayang i-perform ng isa, ako yung to the rescue gagawin. Kasi ayaw namin magkaroon ng delay. Unang-una yung opisina namin, we are direct to people. Kami yung umutulong. No? So, ang kailangan lahat ready, lahat may ginagawa, lahat alam ang proseso. So regardless may umabsent man yung isa, outright merong pending sumalo. Yun yung pinaka-objective ko sa opisina, hindi pa pwedeng magkaroon ng delay. Yun yun. Kasi public service, Opo. Bawal so, madelay yes, talaga. Bawal madelay. So, siguro po, ay siguro po. Napaka-healthy po kasi nung environment na in-explain po ninyo. And parang, siguro kung ako po yun, gugustuhin ko pong magtagal sa ganong klase ng workplace, no? Kasi parang, sabi nyo nga po, hindi nyo po pinaparamdam na kayo ay boss. So, ang dating po nito sa akin ay parang, you see them also as equals, na capable po sila. So, because for the longest time, I've been in the corporate industry. So, recently lang ako nag-join ng NGO. Which is doon ko natitingbang kung ano yung kulang na natutunan ko on the corporate world. No? So yung sistema on how you manage people is very important. So iparamdam mo na hindi ka boss and you will parang magkakaroon kayo ng working relationship. Mas maganda yung magiging working relationship. Yeah, sa opisina trabaho kami. Outside opisina, we're friends. Spend time on the job. So yun yun. Kasi a healthy environment din sa isang bago nagsisimula. Tsaka nakasama niya na medyo matagal kami, kagaya ko, may empleyado ako 7-8 years na dito. So it's nakikita mo yung pagkaseryoso nila sa pagyakap sa kanya at sa akin kasi bago niya din ako. So yun ang maganda doon, ramdam namin. I-absorb ko na din na doon sa isang department, meron silang slogan na we, not me. Parang gano'n. Sabi ko, balikta rin natin. Sa amin, me, not me. Pero hindi, it's technically a team effort. So, when we are giving the public service or social services to people, talagang dapat buwan doon. At mahaba ang pasensya mo. Kasi marami din ang susubo. No? So, kung hanggang saan ka mapipikod. Pero mas pinipili namin at italima kung ano yung sinumpaan namin. At saka mag-focus sa trabaho po talaga. Dahil nabanggit ni Sir kanina na talagang sumabak si Ate Cheska nitong bagyong paing. Ate Cheska, pwede mo i-share mo lang yung iyong experiences nung time na to?
doon ko nakita sa sarili ko na I can work under pressure pala talaga. Kasi ano, nung time na yon, so super nakaka-pressure talaga kasi ang daming may kailangan ng tulong ganun. Pero kagaya nga na sinabi ko po kanina, hindi ka nagtatrabaho para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. So, yun yung naging inspiration ko na matapos ko yung ginagawa kong yun para sa mga kababayan natin na mabigyan ng tulong. At saka, di ba po, pag gusto mo or mahal mo talaga yung ginagawa mo, hindi mo ma-feel na it's a work at all, di ba? Mm-hmm. So siguro itong next question ko ay para kay Sir Richard. Sa tingin niyo, sir, itong programa na to nahuhubog ba yung ng ganitong programa yung pagiging isang leader kabataan? Yeah, 100%. Mm-hmm. And I can see it. Witness ako. Mm-hmm. So maganda doon kasi nasa opisina ko eh. So nakikita ko on paano niya i-lead yung development team, kung paano mag-gather ng information, paano sila umakyat, upland, magbigay ng mag-distribute ng food packs. Hinayaan ko sila kasi tinitingnan ko kung kaya nilang gawin. And they did. I'm very proud sa mga GIP ko, hindi lang sa kanya, but may two other GIPs. Pinatutunayan nila na deserving sila sa programa. Ikaw ba, Cheska, sa tingin mo talagang nahubog yung pagiging isang leader mo dito sa programang ito? Ako din po, yes. Kasi meron pala kaming mga bagay na akala namin hindi namin kayang gawin. Mm-hmm. Pero kaya pala namin siyang gawin. Ayun po, no? So siguro po, gusto ko na lang din pong itanong kung ano po yung general na natutunan at dala-dala pa rin natin ngayon mula sa programang ito. Siguro po okay lang po magsimula kay Sir Richard dahil okay. Naging beneficiary. Since produkto ko ng SPES. Yes po. Isa lang ang natatandaan kung sinabi sa akin way back noong nag-SPES pa ako na hindi imposible kapag paghihirapan, which is true. So regardless kung anong career ang pinilin mo, as long as ibigay mo yung best mo, walang imposible. So ako, yung hard work really pays off sa mga tao. It may not be easy, but it's worth it. Hindi man siya ngayon. But I believe na great things are worth waiting for. So, for the longest time, we waited for SPES, now GIP. And who knows, mali mo, come January, magiging empleyado na siya talaga ng business. So, yun lang yun. It's gusto ko lang mag-create ng story. Alam mo yun? A real story of someone na nangarap, sumubok, at nagtagumpay. At isa kayo sa nakatulong. Sana. No? Sana. Gusto ko para matupad itong pangarap. Maging party ako na bumuo sa pangarap ng mga bata. Nakakatawa. Nakakatouch, no? Siyempre, si Ate Cheska si din. Si Ate Cheska naman. Ako ang pinakang ano ko. Kung mahal mo yung ginagawa mo, kung masaya ka sa ginagawa mo, push talaga siya. Kung saka, dedicated ka ba, ganun. Saka talagang lalabas talaga yun sa'yo, no? Pag mahal mo yung ginagawa mo, hindi mo ina-expect, parang ang dami mo na palang nagawa na sa sarili mo. Correct. Hindi mo naisip na kaya ko palang gawin. At saka addition, kapag may mga taong willing tumulong sa'yo, grab mo. Kasi may, parang minsan kailangan mo ng taong magtutulak. Tama po. Ngayon kung alam mo na may tao behind your back, go, push mo yan. Mas motivating siya kasi alam mong may taong naniniwala sa'yo, di ba po? Yun. Parang kasi ako din, dati a feeling ko hindi ko rin kaya. But ako parang I'm just returning the favor kung ano yung ginawa sa akin. Yung mga ate, kuya ko way back. Yun yung ginagawa ko sa kanila. At ang maganda nun, sila ginagawa na rin dati, spes pala kami. Ngayon, nung nandito na ako, sabi ko, mas kayo maganda. Kayo naman ang magbabalik. Yeah, oo, so, ako naman yung magbabalik. Yung sa mga SPES at saka sa mga GIP. So, yun lang. Dara, napaka-touching nung ating kwentuhan ngayong araw. Ayun, siguro po gusto ko pong magpasalamat kay Sir Richard at kay Ate Cheska para sa pagbabahagi ng inyong experiences. Kami yung dapat magpasalamat. Insights. At syempre, I'm sure marami kayong mai-inspire na iba pang leader kabataan. Sir, sa inyong talagang commitment sa pagtulong sa ibang tao. Siyempre, Cheska, yung pagpupursige mo na itong kahit nagsimula ka ng SPES at naging GIP ka, talagang dito pala ang kita na kung gaano ka dedicated sa kanyang trabaho ko, di ba? Ang challenge ko kay Cheska, 5 to 10 years from now, siya nakaupo sa kanya. Wow! That's the challenge. At siyempre, yan ang isasama namin sa aming mga prayers na matupad yung prayer sa inyong wish ni Sir Richard para sa'yo na talagang by January, ikaw ay maging parte na
ng MSW. Ang yun na gusto ko biglang i-look forward, Ate Janine, no? Malay mo, tumagal pa yung LKK, tapos matouch ulit natin yung topic kasi Ate Jessica, si Ate Jessica din interviewin natin. So, isang history siya, no? Ayan. So, salamat po ulit sa ating mga guests for a very inspiring episode. At dito na po nagtatapos ang ating K-Kwentuhan. Tara naman sa ating next segment, ang K-Bustahan. Kumusta mga kaibigan? K-Mustahan! Para naman sa ating segment na K-Mustahan, ang ating public service announcement ay ang Global Mode Manpower Services Incorporated Local Recruitment Activity. Sa pangunguna ng PESO Paite, Laguna, magkakaroon ng Local Recruitment Activity ang Global Mode Manpower Services Incorporated. Ito ay gaganapin sa Sabado, November 19, ikasyam ng umaga sa 3rd Floor Municipality Building ng Paite, Laguna. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang Facebook page ng PESO Paite, Laguna. At syempre, ang Leader Kake Community ay ang exclusive Facebook group ng Leader Kake. Ang FB group na ito ay binuo sa layunin na pagsamasamahin ang mga kabataan mula sa iba't ibang parte ng bansa. Hinihikayat namin ang mga kabataan na sumali sa FB group na ito. Hanapin lamang ang sa Facebook ang Leader Kake Community at pindutin ang Ask to Join the Group. Sabi ni Ma'am, mas madali daw. Eh, sabi naman ng nanay ko. Pero sa tingin ko, Data. Anong sabi ni Idol? At para naman sa ating sabi ni Idol for this episode, no? Sabi nga dito, an effective leader needs to be unwavering in his objective, but pragmatic and flexible in how this can be achieved. Ito ay nanggaling kay Henry Mote Muñoz, ang co-founder of Bantay.ph and founder of Edukasyon.ph. Ano masasabi mo dyan, Ate Janine? Ako, I agree to that, Dara, na dapat ang isang leader, focus siya or hindi siya magpapatinag pagdating sa kanyang goals and objectives in life. But at the same time, kailangan pragmatic and practical siya on how he or she is going to achieve it, di ba? Parang kagaya ng sinabi ni Sir kanina, di ba? Ni Sir Richard, na ang goal niya is makatulong na mabigyan ng kabuhayan, ng hanap buhay yung mga kabataan habang sila ay nag-aaral upang makatulong sa pagtustos ng kanilang edukasyon, di ba? And makatulong sa bayan ng Paite as a whole. And sabi nga niya na pagmahal mo daw yung trabaho o yung ginagawa mo, talaga magpupursige ka para ma-achieve ang isang bagay. At ganun na nga yung ginagawa niya. Diba, Dara, hindi naman laging madali na ma-achieve yung mga goals natin in life. Pero once na pursigido ka at desidido ka na ma-achieve ang bagay na to, talagang lahat gagawin mo kahit napakahirap nung landas na tatahakin mo, diba? And ang importante naman, hindi naman natin tinitingnan yung proseso dito eh, kung gaano ba yan kahirap or kung gaano kadali. Ang mahalaga dito, yung maging successful ka na ma-achieve mo yung goals and objectives mo sa buhay. Ayan, so dahil bilang leader kabataan din yung pinag-uusapan natin, Ate Janine, no? Ang pinaka nagustuhan ko naman sa ating sabi ni Idol ay yung salitang flexible. Baka nakita natin sa ating mga guest earlier, no, na naging flexible sila, na ginrab nila lahat ng opportunities kahit alam nila sa sarili nila na maaaring hindi nila ito kaya. At sana kahit pa sabihin natin wala tayong kumpiyansa na sabihin na tayo leader kabataan, sana maging flexible din tayo tulad nila, na hanggat hindi pa natin nasusubukan, hindi natin malalaman kung ito nga ba ay tunay na posible o hindi. Tama yung sinabi mo, Dara, kasi kanina, diba, sabi ni Cheska ni Sir Richard na hanggat hindi mo sinusubukan, hindi mo malalaman kung kaya mo. Tapos not until nung ginagawa na nila, nagulat sila na ang dami pala nilang bagay na kaya nilang gawin. Na never nila na-imagine in their whole life na magagawa nila, di ba? Ayan, kaya inaanyayahan namin ang ating audience na sana maging flexible at mas maging confident tayo sa sarili natin na may mga bagay na kaya natin gawin at hindi natin malalaman na kaya nga natin gawin kung hindi natin ito susubukan. At dyan na nagtatapos ang ating episode 163 ng Leader Kake. Sa ngalan ng UPLB College of Development Communication, UP Community Broadcaster Society, at ng Youth Development Affairs Office of Laguna, ako si Janine, ako si Dara, at laging tandaan, may magagawa ka kabataan para sa pagbabago at pag-unlad ng bayan, dahil Leader Kake!
Kake. Leader Kake. Leader Kake. Leader Kake sa DZLB.